kaniyang ginamon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Sabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Sabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang mag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! Aba, kahit madilim-dilim pa po, good morning na po. Alas 6 pasado na po. Sadyang ganyan lang ang panahon natin ngayon. At tayo ay nasa ikatlong linggo na. Ang bilis sa karaniwang panahon. At alam ho natin, itong linggong ito ay pakikiisa rin natin, ipinagdarasal din natin. Nakikipagdiwang din tayo, for sure. May mga tumanggap na ng tikoy sa inyo at hopya. Nakikipagdiwang tayo sa ating mga kapatid na Filipino-Chinese at Chinese community sa pagdiriwang nila ngayon ng kanilang Chinese New Year. Inaalala rin nila ang isang bagong simula. Pag sinabing New Year, mas festive, mas masaya, sabi nga mas magarbo. Dahil ang sabi ng mga negosyante, kahit ng mga tindera dyan sa labas, mahalaga ang buena mano. Ang unang araw ng taon ay mahalaga. At katulad ng kasabihan, every gising, every morning is a new beginning. Kaya ngayong umaga mga kapatid, sama-sama nating pasalamatan, palakpakan natin ang Panginoon sa isang bagong simula. Mas malakas na palakpak bilang pasasalamat sa isang bagong simulang binibigay sa atin. Ha? Ang bawat umaga
ay bagong pagkakataon. Parang New Year din yan. It's a new day. It's a new year. It's a new opportunity. Tandaan natin, kahit napakaraming palpak kahapon, kahit napakahirap ng nangyari kahapon, kahit napakapait at pangit ng nangyari kahapon, pwedeng maging iba ngayon. Amen? Tandaan natin, araw-araw, naghahanda tayo hindi lang sa mga darating na hamon. Kung kahapon, kung mga nagdaang araw, ang daming mga hamon, wait, but there can be more. Araw-araw, hindi lang tayo naghihintay sa mga darating na hamon, kundi sa mga ibibigay na pagkakataon. Today can always be better than yesterday. Today can always be better than yesterday. Mas mabuting magpasalamat kesa nanunumbat. Ano ang imbitasyon sa atin ni Isaías sa unang pagbasa natin ngayon? Tumingin tayo. Tignan natin ang buhay natin katulad ng mga hentil sa Galilea noon. Ang mga hentil sa kabila ng kanilang paghihirap, ng pagdurusa, sila ay nakatingin ng may pag-asa, ng may liwanag. May hangganan ang paghihirap ng mga inaapi at nagdurusa. Tandaan mo yan. Huwag kang maging komportable na sa mga paghihirap mo. Dapat tignan mo na matatapos at dapat matapos at matigil ang paghihirap na ito. Huwag kang masyado mag-enjoy sa pagdurusa mo. May hangganan ang mga inaapi at nagdurusa. At matatapos din ang kasamaan ng mga nang-aaway at nang-aalipin sa iyo. Alam niyo mga kapatid, isa po sa mga itong linggong ito, isa po yan sa mga bagong tulong na binibigay ng ating legal office. Hindi lang po kami nagmimisa sa bilangguan. Hindi lang kami umaasis sa mga kaso ng mga kapatid nating walang kakayahan magkaroon ng abogado. Tayo po ay merong free legal counseling dito sa ating simbahan. Nandun sa Benedict Building ang ating opisina. At itong linggong ito nakakatuwa lang. 5 sa mga kapatid nating nasa bilangguan ang salamat sa Diyos ang nakalaya. At ang dagdag nating tulong sa kanila, dumadaan sila dito sa atin ngayon. Stop over ang simbahan natin ng mga lumalaya. Bukod sa binibigyan natin sila ng pamasahe pa uwi, binibigyan ho natin sila ng simpleng chinelas, bago, damit, at grocery. Kaya yung mga tinutulong ho ninyo, huwag niyong mamaliitin yan. Maraming napupuntahan yan. Isa po kami sa mga tumatanggap ng inyong tulong para sa kanila. At alam ho ninyo, sila ang mga kagaya nilang mga kapatid nating lumaya, ang isang patotoo at paalala sa atin na tama, may hangganan ang lahat sa buhay. Pati paghihirap natin, may hangganan. Pwede po ba, pakisabi nyo sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Pakisabi naman po ng mas malakas, may pag-asa ka pa. Baka kasi nakakalimutan natin, kung makareklamo tayo, kung tignan natin ang sarili natin, parang tayo na ang pinakakawawang tao talaga sa mundo. Sa sulat ni San Pablo, sa 2 pagbasa, maririnig natin ang kanyang panawagan ng ating pagkakaisa. Pagkakaisa saan?
pagkakaisa, hindi lang dahil gumagawa tayo ng sama-sama. Hindi lang dahil gumagawa tayo ng sabay-sabay. O, totoo lang, hindi porket nagtatrabaho sila ng sama-sama, nagkakaisa, kung alam nyo lang. Hindi porket sama-sama, sabay-sabay silang gumagawa, nagkakaisa, kunwari lang yan. Kung alam nyo lang. At ganun din tayo. Tinitignan ng ibang tao ang pamilya mo. Parang napakagaling ninyo, napakabuti ninyong pamilya. Kung alam nyo lang. Kaya ano ang sabi ni Pablo? Maiiwasan ang pagkakanya-kanya, ang pagkakawatak-watak ng ating pamilya, ng ating samahan, ng bansang ito, kung hindi natin tinitignan, kung hindi natin tinuturing na mas mababa, na mas maliit ang iba kesa sa atin. Kung nagkakaisa tayo sa tama at mabuting pagkilala sa bawat isa. Kahit na ano pa ang panlabas na itsura, kasuotan, propesyon, relihiyon, edad, kasarian ng iba. Pananagutan mong rumespeto at kumilala sa kanila ng tama. Nakakatuwa ho yung mga kapatid nating vendors, yung mga nagtitinda sa labas. Kapag ako po ay naglalakad, tinitignan-tignan ko sila, lalo na yung dito sa may Quezon Boulevard. Nakakatuwa ho makita at nakakamagandang paalala na nung dumaan yung customer na nakakotse, nilapitan niya, pinagbentahan niya ng maayos. Na nung lumapit sa kanya yung naglalakad lang, pinagbentahan niya rin ng maayos. Sana ganun tayo araw-araw. Tumitingin, rumirespeto. Balikan natin ang unang pagbasa. Di ba ang sabi ni Isaías, matagal silang naghintay ng liwanag at pag-asa. Mula sa paghihirap at kadiliman, eto na, naganap na ang sinasabi ng propeta. Dumating si Jesus sa Galilea, nangaral at tumawag, pumili ng mga unang alagad. Ang lugar na puno ng paghihirap at pagdurusa noon ay pinuno niya ng liwanag at pag-asa ngayon. Sabi nga ni Santa Teresa de Avila, pain is never permanent. Taglayin natin ang ganitong pananalig sa Diyos araw-araw. Huwag mong lagyan ng tuldok ang sarili mo dahil sa isang pagkakamali mo. Huwag mong lagyan ng period ang life dahil sa isang mahirap na pagsubok. Sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, gusto ko pong iwan sa inyo yung nakasulat sa bookmarker ng teacher ko nung elementary na binigay niya sa akin. The darker the night, the brighter the stars. Sa kadiliman ng buhay, laging nandyan ang liwanag ng Panginoon para ituro sa atin ang daan at paraan patungo sa kaligtasan at para ipakita sa atin kung anong kabutihan, anong kalakasan meron pa rin tayo para mabuhay at lumaban. Today and every day, sa anumang hamon at pagkakataon, maniwala ka, kasama mo ang Panginoon. Amen.